natin ngayon, ha. Ito, ito, yung hirit ni ate. Itong hirit ni ate. May hirit na naman si ate tungkol dito kay kanyang kapatid, ha, na si PBBM, ha. Na sabi ko nga, nagulat ako, aba, ibang level din to si ate, ha. Sabi ko, ito, walang biro ito, ha. Hindi ko alam kung saan ang gagaling si ate, bakit may mga hirit siya na medyo pabanat, di ba? Pero ako, natutuwa ako kasi siya lang ang pwedeng bumanat kay PBBM na hindi sasabihan na anti-Marcos. Totoo. Kasi alam mo, lahat ng babanat kay PBBM, tatawaging anti-Marcos, eh. Oh. O kaya, kung sino man ang babanat kay BBM, laging tatawagin nilang dilawan. Ganyan o kasi ang mga bulag na mga panatigo. Ha? Pagka meron kang pinuna kay PBBM, tatawagin ka na kagad nilang anti-Marcos, tatawagin ka na kagad nilang dilawan, tatawagin ka na kagad nilang pinklawan. Ang taong hindi lang nila pwedeng tawagin na anti-Marcos, dilawan at pinklawan ay si Senator Amy Marcos. Kaya natutuwa ako, eh. Natutuwa ako dahil at least, ha? Pag siya na nagsalita, tameme na ho yung mga panatikong mga bulag. O, yun yung totoo, di ba? Tahimik na ho yung mga panatikong bulag pag siya na nagsalita. Kaya, congrats, Senator Amy. Kasi sa totoo lang, may tama siya, eh. Anong may tama ba, Natbay? May tama sa ulo? Hindi, may tama. May tama siya sa mga sinasabi niya minsan. Minsan naman, medyo ganun. Pero minsan, maayos. Tulad nito, tingnan nyo. Panoorin muna natin ang buong istorya na ito. Nagpaliwanag ang Malacanang tungkol sa pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa limang panukalang batas ng naipasa noong nakaraang kongreso sa pamamagitan ng Administrasyong Duterte. Yan daw po ay bahagi ng pagsasaayos sa pamamalakad ng bagong administrasyon. Kabilang sa mga navito ang hindi na pagbubuwis sa honoraria at allowance ng mga teacher na magsisilbi sa eleksyon. Narito ang pagtuto ni Ivan Mayrina. Yan yung mga panira sa mga pinaglalaban, yung mga ganyan. Maganda sana ipinaglalaban ng mga teacher na yung wag nang singilin yung tax, di ba? Alam mo, natatawa lang ako, ha, sa mga hirit ng mga panatiko, ha. Ito, walang biro ito. Talagang pinagtatanggol nila yan. Sabi ko, grabe. Ibang level yung mga bulag na panatiko ni Marcos. Maniwala kayo. Sabi ko nga, eh, wala namang problema kung suporta natin si PBBM, okay yan. Pero wag naman tayo magpakabulag. Yung iba, bulag na talaga, to the point na alam nilang mali, ipagtatanggol pa rin nila. Alam mo, sabi nila tungkol dito sa tax na to? Unfair naman kung hindi sila magbabayad ng tax. Kasi, di ba, yung binito ni PBBM, yung tax ng pag-exempt ng tax dito sa mga guro na nagtrabaho during the election. Alam mo, sagot nila, unfair naman sa amin. Kami magbabayad ng tax, sila hindi. Alam mo, sabi ko, sounds family, ah. Sounds family? Sounds familiar yan, ah. Yan din na sinabi namin nun, eh. Unfair naman kung kami nagbabayad ng tax, sila hindi. Ngayon, sila ganun. Oh, isipin mo, ah. Yung akusasyon na ganun, na tayo nagsasabi nun dati, ngayon nilunok nila. Mantakin mo sabihin nila, anong karapatan ninyong sabihin yan? Sige nga ho, kayong mga bulag na panatiko, anong karapatan ninyong sabihin nyo yan na unfair naman kung itong mga guru na ito ay hindi magbayad ng tax tapos kayo nagbabayad ng tax? Ba't hindi nyo sinabi yan before the election? Di ba? Uy, sandali, ah. Hindi ho fake nyo siya, hindi ho Marites yan. Baka akala ninyo Marites yan, hindi ho. May Supreme Court decision ho dyan. Supreme Court. Wala nang tataas pa sa Supreme Court. Siguro merong mga supernatural court. Baka pwede. Wala nang tataas na panglupang korte kung hindi ang Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, ha? Yan ho ay executory, final and executory yan. Final na decision. Ha? Maging doon sa apat na taon na hindi pag ng income tax, eh, yun nga, eh, inamin din nga nila, eh.
Ibig sabihin, oh, sabihin na natin, that was the past. O, sige, sabihin na natin nung nakaraan yan. Pero ba't hindi lumabas sa bibig nyo yung salitang ampere naman? Sila, siya hindi nagbabayad ng tax, kami nagbabayad. Ba't di lumabas yung panahon nyo na yan? Ha? Ngayon, sinasabi ninyo, nagulat talaga ako sa comment nila. Ganyan nun na sila kabulag. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag hindi pa rin kayo ngayon nagigising sa mga kabubuhan ninyo, mahiyahiya naman kayo sa balat nyo. Mantakin mo, sabihin mo ngayon yan, bakit yung mga guro hindi nagbabayad ng tax? Excuse me po, hindi ho. May batas ho eh. May batas. Kaya nga binito, ibig sabihin, batas na. Binawi. Sandali lang ho ah. Ulitin ko. Hindi lang ho ako nagsasabi niyan. Hindi lang ho ako yung mga vlogger nagsasabi niyan. Ultimong kapatid, nagtataka bakit binabawi. Siya pa nga, ang nagsabi na merong para atang pattern na yung pagbibito ni PBBM. Siya nagsabi ah, yung kapatid, hindi ho ako. Tapos magagalit kayo sa akin. Protesta sa Kamara ang Alliance of Concerned Teachers dahil sa pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas na nagbibigay ng tax exemption sa honorary at allowance sa mga guro na nagsilbi noong eleksyon 2022. Ang pangalampag paraan daw para mapalakas ang pag-asang mabaliktad ang veto sa pamamagitan ng two-thirds vote ng mga mamabatas. Nakaka-frustrate po ito dahil para... Alam mo, ewan ko lang, dito magkakaalaman. Dito magkakaalaman on... kasi isipin mo ha, yung kapatid niya, si Senator Aimee, ay isang mambabatas. Okay, although senador, eh ang by rules ata is two-thirds ng lower house. I'm not sure kung specific na lower house, pero two-thirds. So ibig sabihin po, okay, mambabatas ang kailangan magboto ng two-thirds at sabihin nilang, hindi tama yung desisyon ng presidente, so babaligtad rin namin. How independent ang ating mga mambabatas? Think malalaman natin yan. O para silang amuyong. Kasi, tandaan nyo ang speaker, pinsan. Delegates kayo dyan. Yung oo lang ng oo, yung pinsan. Oh, diba? Wala namang ano yan. Sa tingin nyo, kukontra yan. Tingnan natin. Hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung sakripisyo ng mga teachers na nagbuwis ang buhay para po doon sa pagsisilbi, protektahan yung boto ng ating mamamayan. Sagot dito ng Malacanya. Yung pag-veto ng presidente is a matter of good housekeeping. Hindi natin po tinatanggalan ng benepisyo ang mga poll workers natin. Ang ginagawa po natin ay inaayos yung sistema without discounting the possibility na pwede pa rin silang bigyan ng ayuda. Nauna nang that's the term ha. Okay. I'm not against Attorney Trixie dito, Secretary Trixie dito ha. Or remember, si Secretary Trixie hindi ho siya ang gumagawa ng policy. Huwag ho tayo magagalit sa kanya ha. Si Secretary Trixie ay tagapagsalita lang. So hindi siya pwedeng magsalita ng sarili niyang opinion kung hindi yung opinion lang ng kanyang superior o presidente. Oh, hindi man siya tawagin tagapagsalita pero press secretary siya. So, ibig lang sabihin nun, kung ano lang sabihin sa kanya ng Malacanang, nang nasa ibabaw niya, yun lang ang sasabihin niya. So, sabi dito, pwede naman bumawi. Pero ibig sabihin nun, it doesn't mean not na sigurado na makakatanggap. Diba? Yun na nga ang problema eh. Eto, sigurado nang makakatanggap o ng benepisyo, ibig sabihin, makikinabang yung mga guro. Pero itong sinasabi ngayon ng Malacanang, sandali, inaayos lang namin, baka mamaya makatanggap yung mga hindi dapat makatanggap na exemption. So, i-veto muna namin yan. Okay? Tapos, tsaka sila magbibigay ngayon ng ayuda doon sa mga nabawasan ng tax. Sa akin nga, sa loob-loob ko, kung ganun naman din pala ang plano ninyo, ang plano ng presidente, sana hindi na lang binito, di ba? Sana inayos na lang. Ikaw, talaga bang nagtrabaho ka o hindi, 'di ba? Sana ganun na lang, 'di ba? Kasi meron pa naman yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation kung paano gagawin yung batas na 'yon.
sana doon na lang kinausap. Sana doon na lang inayos. O, ganito ayusin natin ha. Siguraduhin natin yung mga totoong nagtrabaho, sila lang ang matatax exempt. Diba? Sana ganun na lang. Eh, wala eh. Pinaliwanag ng Pangulo ang pagbito niya sa panukala. We are trying to simplify yung payment ng BIR. Ngayon, kung lalagyan natin ang bagong kategorya yan, mas magkakaproblema baka yung iba, the red tape, makakain lang ng red tape yan. Pagka nagkumuha ka ng tax subsidy, hindi mo alam kung sino ang makakakuha. Dahil kahit yung hindi nangangailangan, nakakakuha ng subsidy. Hindi ibig sabihin nito na kinalimutan natin yung ating mga election workers. Babalikan natin sila pagka nagka-eleksyon, edi titingnan natin sino ba talaga ang nagtrabaho. Isa lamang ang batas sa tax exemption sa honoraria ng mga gurong nagsilbi sa eleksyon sa mga panukalang na veto ng Pangulo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, tinawag yan na veto spree dahil daw sa di pagkakaunawaan ng legislatura at Malacanang. Panawagan niya, dapat daw magpatawag na agad ng pulong ng Legislative Executive Advisory Council. So tingnan mo ha, tingnan mo. Kapatid niya na nga po mismo nagsasabi. Para atang hindi nagkakasundo ah. Ito pa ha, sinabi niya, gawin na sana ang LEDAC. Ibig sabihin niya yung nag-uusap yung Legislative and Executive meeting sa madaling panahon. ASAP. Di ba? Paalala ko lang, sabi nga nung kampanya, magkaisa na tayo. Yan ang tinatawag na nilagyan. Oh. 'Di ba? Akala ko ba panawagan natin magkaisa. Pero ano nangyari? Ultimong tayo at saka sabihin, tayo na legislative branch at saka executive hindi magkasundo. Lagi niyo na lang ayan na siya, kapatid 'yung nagsabi ha. Ulitin natin, kapatid po nagsabi, wag ko kayo magalit sa amin mga sumisita. Ang problema kasi sa inyong mga panatikong bulag, ha? Kami ang mga pinagbubuntunan ninyo, eh yun yung kapatid, sinasabi na nga may problema eh. Eh kung ayaw ninyo na magbuntong kami, bumanat kami, abay mag-usap-usap kayo. Hindi in public nagbabanatan. Anak kayo ng mga ano ah. Kaya no, kapatid na nga nagsasabi, ayusin natin, sandali, parang hindi tayo nagkakaisa. Oledak, nagpaalala pa siya sa sinabi raw ng kampanya na magkaisa na tayo. Paglilinaw naman ng palasyo, lima lang ang mga nabito ng Pangulo at may 41 hinaya ang maging ganap na batas. Gusto ko lang linawin, no? Hindi po nagkaroon ng vote, ano? Alam mo, sa totoo lang ha, wait lang po ha. Veto. Sa totoo lang medyo sa loob-loob ko. Ito, naisip ko lang naman ho ito ha. Kasi, alam mo, naawa nga ako kay Secretary Trixie. Kasi pinagtatanggol niya siyempre ang Pangulo. Normal naman yun. Normal yun. Siyempre, parang si Secretary Roque, nung panahon niya, wala siyang choice kung hindi pagtanggol din si PRRD kahit ano mangyari. Eh siguro, naiipit si Secretary Trixie kasi sino ba yung nagsasabing mayroong problema sa pagbibito? Kapatid eh! Alam mo, naawa tuloy ako dito kay Secretary Trixie kasi paliwanag siya ng paliwanag, eh yung bira nang gagaling sa kapatid. Tatuloy, naiisip ko, ito sa totoo lang ang naiisip ko, hindi kaya tama yung iniisip ng tao na si Senator Amy Marcos ang nasa likod ng mga sumisira dito sa isang secretary ni PBBM. Kasi wala namang iba pang lalakas. Okay? Na internal factor within the family. Kung hindi, dalawa lang naman eh. Okay? Ang talagang pwede namang may say dyan is, lagi naman ho yan. Maging sa ibang mga pamilya, laging may say dyan yung asawa o di kaya yung kapatid. So, hindi kaya itong kapatid ang nasa likod ng isang vlogger? Ngayon ang tinatanong eh. Tinatanong tuloy ng iba. Kasi parang siya yung kontra ng kontra eh. Hindi kaya siya yung nasa likod ng isang vlogger? Kaya lakas ng loob ng isang vlogger magsalita? Di ba? Pwede, di ba? Ano sa tingin ninyo? Oh, hindi kaya? Hindi, kasi naisip ng mga ibang netizen. Nakita ko yan sa mga comment eh. Binabasa ko yung mga comment eh. Kasi ganun eh. Talagang medyo, oo nga, no? Mantakin mo, pangalawang kontra niya na to ha. Pangalawang kontra niya na to.
Actually, yung actually hindi nga pangalawa eh. Pangatlo na eh. Yung una, yung basta may kinontra siya, tapos na, hindi ko na matandaan yung una. Paalala nyo kung natandaan nyo. Ngayon, ang dala ng kaedadan, ang katatandaan. Pangalawa, yung kinontra niya yung tungkol dun sa Department of Emergency, yung department na mag-ano, disaster, di ba? Kinontra niya yun. Yun, sumunod si Marcos dun. This time, ito naman. So sabi ko nga, naku po, nagkakaroon na ng pattern na. Pero alam mo, wag niyo namang isipin na ito. Makinig kayo ah. Wag niyo isipin na nangingiilam si Senator Amy. Okay? Trabaho niya 'yan eh, bilang isang senador. Bilang isang senador, trabaho niya na gumanyan. Ibig sabihin, hindi siya nangingiilam 'yun, hindi yung out of nowhere na nangingiilam siya. Ibig sabihin, bilang trabaho niya na isang senador, eh, yan ang sinasabi niya. Okay? Linawin lang ho natin, ha? Linawin lang ho natin yon. Trabaho ni Senator Amy yan. Kasi bilang isang legislative, yung kanyang komento, itong huling komento niya, ha? Ah, itong dalawang huling komento niya, trabaho niya yon. Kasi dumadaan. Senador siya, eh. Yung trabaho dun sa pagtayo ng department, yung pagsasabatas ng Department of Disaster, trabaho niya yan bilang senador. Itong pag-veto ni PBBM sa batas na inaproba na ng Senado, trabaho rin niya. So, hindi ho siya nakikialam pagdating ho dyan. Okay? Trabaho niya magsalita. Ang naano lang ako, bakit hindi sila mag-usap? Di ba? Bakit ganong... Don't tell me, strategy na naman yan, ha? Ha? Don't tell me, strategy na naman yan. Kasabihin na naman yung strategy nila yan para ano eh, ano, strategy. Ano naman po tayo sa strategy? Spree, ang ating Pangulo. Wini-welcome naman po natin yung LEDAC at saka yung iba-ibang mga paraan para maitono natin yung punteriya, yung vision ng Pangulo natin, yung kanyang legislative agenda with that of the Congress and the Senate. Tinotono lang naman ng ating Pangulo dun sa mga sistema yung... Alam mo siguro pagkatapos nito, itong press briefing na ito, itong atin na ito, nangingiilam eh. Hindi, isipin mo yung lagay ni Secretary Trixie dito ah. Yung ginagamit ng mga press na veto, eh, hindi naman ang galing sa ibang basher, eh. Hindi nang galing sa Dilawan. Hindi nang galing sa Pinklawan. Nang galing sa kapatid. Paano mo ipagtatanggol yung presidente mo na yung kapatid ang nakihingilam, pumapasok sa eksena, di ba? Mga batas natin. So, lalong-lalo na yung mga batas that involve some kind of tax break or tax benefits, itutono mo dun sa ating polisiya of tax reform. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Alam mo,